Kamusta mga Pops? Bali ngayong araw, papunta po kami sa Marikina upang magpaayos ng panel. Bali, lalagyan po siya ng sealant, tapos gagawin na rin pong colored. Bali, kasama ko po ang aking bayaw na si Richard. Okay, bali ngayon, gamit ang aming mga click. Okay, ayan yung kanya, kulay orange. Papunta kami ngayon ng Marikina. Okay, tara, sama kayo sa aming biyahe. Okay mga Pops, bali ngayon, papunta na kami ng Marikina kasama ang aking bayaw na si Richard. Okay, tara Chad, ayos na tayo. Woo! So, ang biyahe natin is from Malabon to Marikina. Tingnan natin kung ilang minutes yung kakainin sa biyahe. Umalis tayo ng 12:50, okay, ng tanghali. Bali mga Pops, first time ko itong mag-vlog habang bumabiyahe. Sana supportahan nyo ako. sa totoo lang hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na ito, nagre-record na ako habang bumabiyahe. Dati ginagawa ko lang to kahit hindi pa ako nagre-record. Kung baga, nagsasalita na ako kahit wala pang camera. Talagang parang na-attract ko siya ganun. Nakakatuwa lang kasi ito ngayon, nagre-record na ako habang babiyahe. Okay? Ang sarap lang sa pakiramdam. Sarap din nga ngayon sa EDSA, walang ka-traffic. Grabe. Masarap talaga bumiyahe ng EDSA ng gantong oras eh, mga tanghaling tapat. Talagang hindi ganun ka-heavy yung traffic. Unlike pag mga 3 to 4 PM, ayan, medyo nag-i-start na magkabuhol-buhol yung mga sasakyan. Ngayon mga Pops, kailangan na natin gumamit ng Google Map dahil medyo hindi ko nakabisado ang way dito pa punta sa ating destination. Ngayon mga Pops, andito na tayo sa Quezon City Circle. Matagal-tagal din ako hindi nakadaan dito. At magra-right turn tayo sa Commonwealth mga Pops. Kung 30 na, mga nasa 30 minutes, 1:17 pala, sorry, 17, halos magkakalating oras na rin tayong biyahe. Mukhang mga kulang-kulang isang oras ang magiging biyahe natin pa Marikina mga Pops. Dito na tayo sa Commonwealth, lipat muna tayo ng MC Lane. Okay. Talagang sasadyain pa natin ng Marikina para lamang sa sealant at para maging colored yung display niya. Tignan natin mamaya kung magiging worth it ang ating pagpunta. Ito ang Malabon to Marikina, kulang-kulang isang oras ang biyahe pala. At ayun nyo mga Pops, nasa Commonwealth pa rin tayo. Pero magtitake na tayo ng right turn. Mga nasa 15 minutes away pa tayo mga Pops. Bali, ngayon ko lang na i-drive si click ng malayuan. Komportable din pala siya dalhin at ang gaan-gaan. Chill lang ako sa biyahe, hindi ako, kumbaga hindi ako na hassle i-drive si click. Di gaya sa Aerox, nung gamit ko yung Aerox. Dati kasi may Aerox ako eh. Kasi medyo aggressive siya, parang gusto mo lagi eh. Parang ayaw mong bababa ng 60 km per hour yung takbo mo. Hindi kaya di click, chill lang. Parang okay ka na sa 40 to 60, ganun. Ang sarap din pala dali ni click sa biyahe, lalo sa long drive. Tsaka ang isa pa doon, sobrang tipid niya sa gas. Okay, 45.4 km per liters. Ganun siyang katipid. Nung naka ADB ako, para ang gas consumption ko is nasa 33 to 34 km per liter. Ang takbo ko noon,
Nasa nag-range ng 80 to 100 plus lagi. Parang kasi medyo aggressive din si ADB, parang ayaw mong patatakbuhin siya ng 40 lang. Ang tinuturo ni Map, dapat magle-left turn na tayo, pero bawal mag-left turn dun. Pag ganun, automatic, magtuturo ng ibang way si Google Map. Okay, yun, dito pala tayo magle-left turn. Okay. Padaan mo na kami, kuya. Malapit na tayo sa ating destination. 6 minutes away na lang tayo ayon sa Google Map. Okay, 5 minutes away na lang tayo sa ating destination. Malapit-lapit na tayo sa katotohanan, mga paps. Hindi man lang ako napagod sa biyahe. Ganun din ka-comfortable dalhin si Click. Tsaka siguro wala din kasing traffic. Pero kung babiyahe ka ng mga 4 to 5, kung gusto mo na lang matulog. Ang ganda ng view. Okay, malapit na tayo sa ating destination. Okay. Ayon sa map, andito na tayo sa ating destination. Tawagin na natin si Pops. What's up mga Pops? Bali ngayon, andito na tayo sa ating destination sa Nangka, Marikina. Andito tayo ngayon sa bahay ni Bossing Bert. Yung mag-i-install ng sealant sa ating panel at naglalagay ng color display. Okay? Bali, ito po si Sir. Shoutout po kay Sir Berto Wirtz sa Facebook. Search nyo lang po siya kung kailangan nyo ng protection sa ating panel. Okay. Kita nyo po. Ipapakita ko lang para mamaya pakita natin kung ano yung magiging resulta nung display nya. Okay, umpisa na natin, Pops. Alright. Ayan mga Pops, binabaklas na ni Boss Berto yung ating cover sa ating panel. Kakain lang daw ito ng mga 20 minutes. So kung may balak kayong magpa-install ng ganito, hindi ganun kakain sa oras mo masyado. Yes, open for meetup din tayo mga sir. Open for meetup, pero mas better kung sakay dito kasi mas komportable. Mas komportable yung place. Yeah. Tama naman. Mali ayan mga pap, maalis na ni Roberto yung panel. Umpisa ko isa? Umpisa niya. Try natin yung magiging resulta. Okay mga paps, bali ngayon naikabit na po yung ating panel. Binidyoan ko yung sabay ako kasi yung sa akin hindi masyadong kita dahil naka-tint na smoke. Okay? Ayan. Kung makikita nyo, medyo ayan, may kulay na siya. Mamayang gabi, kukuha rin ako ng sample video ulit para mas makita nyo yung pinakakulay niya sa madilim. Yun lang, maraming salamat Boss Berts. Okay. Yeah, salamat, salamat sir. Thank you. Safe na ang aming panel, hindi na kami kakabakaba sa ulan. Okay. Thank you. Start ko na po siya. Ayan. Kitang kita nyo, bali naging colored na po siya. Colored panel na po. Ang bali ang ginawa sa kanya is binuksan, tapos nilagyan ng sealant yung loob niya, tapos ginawa na rin colored yung display niya. Bali, para sa niya ba yung sealant? Ang purpose nun is para kahit anong ulan, hindi magmo-moist yung loob ng ating panel para iwas blue screen. Okay, bali, saktong-sakto rin ito lalo sa mga malabo yung mata. Kitang-kita yung speedometer, yung fuel gauge, at yung RPM. Bali, try natin siya i-start ngayon. Try natin siyang bombayin mga paps. Okay. Bali, yun lang. Sana gustuhan niyo yung ginawa nating
video. Sa sulit na sulit yung limandaan nyo dito, dagdag pogi pa sa ating alaga. Yun lang mga paps, maraming salamat. Ride safe.